guys, kumusta? Panoorin nyo ang tutorial video na ito kung paano ko hatiin ang kalsada sa tapat ng bahay namin. Tara, umpisa na natin. Okay guys, click natin ang KineMaster. So dito natin i-edit yung video. So click lang natin ang media. And then click natin ang 16:9. Ito yung record ni YouTube. Click natin ang media. So dito guys, kukunin natin yung original na video. So yan guys, ang ginawa ko nyan ay gumamit ako ng tripod na maliit yung pang selfie. Nilagay ko sa may bandang kalsada. So kung napapansin nyo, wala pa ganong tao nyan, mga alas 5. Mga alas 5 ng umaga, 5 or 5:30. So yan guys, ang gagawin ko dyan ay susuntukin ko ang kalsada ng paganito. Aray. Sobrang ko yata ng suntok. Hindi ko magpapalatari kung sakit. Okay, joke lang yun guys. So ngayon guys, stop natin tapos i-play natin siya ulit. So dito na yung pinaka-umpisa talaga ng editing natin. So yan, yung paglalakad yun natanggalin natin. So stop natin yan. Tapos i-trim to leave o playhead. So click natin yan. And then click natin yung OK. So natanggal na siya. So ngayon guys, yun yung pagsuntok ng kalsada. Suntokin niyang ano, sige, play natin. Whoop! Stop muna natin dyan. And then click natin yung layer and layer media. Tapos ito na yung gagamitin nating green effect na galing sa YouTube. So click natin ang chroma key. And then enable. Ayan, tanggal na yung kulay green kung napapansin nyo. Tapos ngayon, ayusin na lang natin yung biyak ng kalsada. So itatapat natin yan sa kamao ko para magmukha talaga siyang totoo. Ayan, okay. Ngayon, adjust natin naman yung kulay niya, yung sa biyak ng kalsada kasi may medyo kulay green pa siya. I-adjust natin na magmukha siyang kakulay din ng kalsada at saka yung kulay niya sa ilalim ng lupa. Yan, okay na. So, ngayon guys, paggalawin naman natin yung kalsada gamit ang wipe down. Yan. So, gumalaw na yung kalsada. So, ngayon guys, ang gagawin naman natin ay magdu-duplicate tayo. Duplicate natin siya. Okay, so kailangan natin yan guys kasi kung nag-iisa lang yan siya, maglalaho yung biyak ng kalsada. So, kailangan natin may backup tayo para tuloy-tuloy yung makikita yung biyak ng kalsada. Okay. Kailangan na natin siyang i-timing. Ayan. So, dyan iti-trim natin yan yung natira sa may bandang kanan. Okay. Para malinis talaga yung video. So, ganyan lang. Sa media layer, then kuha tayo dito ng green effect na smoke. So punta tayo sa chroma key, click natin ang enable. So ngayon guys, yung usok na yan, kung napapansin nyo, kulay green siya. So kailangan nating i-adjust. Kailangan nating gawing kulay puti yan. So okay, yan. Ang ginagawa natin ngayon guys, tina-timing natin yung usok. Ayan.
kailangan yung usok guys ay tumapat, yeah, tumapat sa kamao. So itatiming lang natin yung pinagmula ng usok at saka yung mismong kamao ko. So ngayon guys, punta tayo sa adjustment. So yung kulay green, gawin natin kulay puti. Yan. So titimplahin lang natin. Ayan guys, okay na, click na natin ang okay. So kulay puti na yung kulay green kanina na usok. So play natin ulit. Okay, so ang gagawin natin yan guys, mag duplicate tayo ulit ng usok. So gagawa tayo dyan ng duplicate na mga apat. Tapos ang gagawin natin yan, isusum in natin, kalat natin. Kasi kung masyado siyang maliit, kagaya sa pinakaunang suntok ko, masyado siyang halata. Kailangan dito sa may harapan, ano siya, buwag-ag na yung usok niya. So play natin ulit. Ayan. Okay. So konting edit pa. So isusum in lang natin yung mga usok. Ito sa may bandang ano, pangatlo. So nasa ano yan guys, 4 layers yan yung ano natin, yung smoke effect na yan. Hindi ko na pinapakita sa inyo isa isa yung pag duplicate, pero isa lang naman yung procedure nyan. So ngayon guys, ito na yung final natin na editing natin. So yan, okay na. So ngayon guys, dito nagtatapos ang ating editing video. Thanks for watching. So i-export na po natin. So pinabilis ko lang siya yan para hindi kayo mainip. Okay, salamat sa panonood. Bye bye.